Hi guys, welcome back to my channel. So, ayan, wala na ako doon sa trabaho ko na caretaker. So, ito na talaga, natupad ko na yung, yung hiniling ko kay God na sana makalipat ako ng factory. So, andito na po ako sa dorm, guys. Pero, quarantine pa ako for 7 days. So, ayan yung mga gamit ko. Tapos namili din ako ng mga tubig ko, mga gamit ko. Ako lang dito. Kasi syempre quarantine nga, 'di ba? Tapos ayan, may higaan ako. Tapos may unan. Kanina guys, nakabalot 'yan siya. Yung unan at saka yung kutsyon, kumot. Bago talaga 'yan siya, as in, bagong-bago. So ayan. Kanina pala guys, 'di ba? Kinuha pala ako ng kasi malapit lang naman ako dito, hindi ako malayo. Hindi na ako sinundo ng broker ko doon kung saan ako nakatira. Ang ginawa ko na lang guys, binigay yung address tapos nagtaxi na lang ako dito. Tapos pagdating ko dito, nag PCR test ako dito sa ilong. Titestingan ko may COVID. Tapos, afternoon nagperma na ako ng mga document. Tapos, nag-diretso na ako dito sa kwarto. Ayan, start na ako today. One day na. Tapos, na siya pala guys. Bayad na pala siya. Yung quarantine ko with pain na, tapos yung pagkain na hatira na lang ako yon. So after 7 days pang 8 days mag-start na ako, training na ako sa trabaho. So yun lang guys, sana hindi ako mahirapan. Sa bagay, mas mahirap pa kasi ang trabaho ng isang caretaker, di ba? So laban lang. Yan, huwag kayong susuko guys, kayong mga caretaker na gusto nyong maging factory, huwag po kayong susuko, subok at subok lang kasi lalo na ngayon maraming mga company na naghahanap ng mga worker nila, ng mga applicant kasi hindi naman basta-basta makapasok yung mga galing sa Pilipinas, di ba? So yun guys, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Huwag po tayo maniwala sa masabi-sabi na hindi na tinatanggap ang caretaker. Hindi po guys, talagang pumunta po kayo sa applyan nyo. Huwag po kayong magpatalo. Yun nga, di ba? Apply kayo kung saan yung company na alam ninyo. Try lang. Huwag kayong maniniwala talaga sa mga sabi-sabi. So, lalo na yung mga caretaker na nahihirapan sa sa trabaho. Huwag po kayong huwag po ninyong ipilit yung sarili nyo, yung nahihirapan na kayo, maghanap po kayo ng ibang trabaho. So kagaya ko guys, almost mag 5 years ako sa trabaho ko. So ngayon lang ako nakapag-decide na lilipat ako kahit na halos pinapasan ko na yung buong trabaho ng buong mundo. Buong mundo talaga. Nagtiyaga ako doon, tapos syempre ngayon nakakuha na ako ng kumbaga, medyo meron na akong alam dito sa Taiwan. Kaya ito, nakapag-decide na talaga ako na lumipat ng factory. So, tsaka makipag-usap din po kayo ng maayos sa inyong mga employer para wala din po silang masabi kahit pag-pre-contract kayo, walang problema. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat.